What's up, guys? It's your boy Mike Riz, you already know. Now, with 24 three-point shots made here, Case White. And then, Anuishi. Oh wow, moment of the game. Brother! Ayun, kamusta bro? Kaibigan, kamusta ka? Okay naman, good afternoon. Oh, good afternoon brother. Kamusta ka kayo pandemic? Okay naman, nababagot na. Tagal, no? Tagal, grabe. Magka-close circuit na ba kayo? Nag-ano ka na, swab test? Nag-swab kami kahapon. Bali, baka next week mag-start na rin. Next week. Very, very exciting times para kay Mac Bello because... Siyempre, alam naman natin lahat na trade siya ngayon. Nasa Meralco siya. I'm sure excited na excited siya to be a part of a team na medyo, hindi naman sa ano yung Blackwater, pero like contending. Contending ngayon yung Meralco nagre-rebuild. Pero yun, makikilala natin ngayon si Mac. Mac, salamat sa oras mo. Ah. Ano eh. Thank you, bro. Oh, alam mo mga FU boys, kailangan iniisa-isa natin yan. Diba? So after kay RR, andito na si Mac Bello. Mike, kung nanonood ka, alam mo nang susunod ka na. next na yan si Mike Tolombia. Pero yun nga, Mac Bello guys, former number one pick sa Gilas Draft. Alam ko yung Gilas Draft, sinasabi nila, hindi nila alam kailan sila mapipick. Pero alam ni Mac na number one siya noon. Tapos, siyempre alam naman natin kung ano nagawa niya sa FEU. Ngayon, pamaya pag-uusapan natin yung mga game winner mo na napaiyak mo yung Lasal, napaiyak mo yung Ateneo. Pero sa ngayon, brother, umpisa natin sa umpisa. Sa ano? Saan ka ba, kailan ka na in love, brother, sa basketball? Kailan siya naging ano sa'yo? Kumbaga, so, umpisa naman, katuwaan yun, di ba? So, kailan nagsimula para sa'yo lahat yan? Well, nag-start nung fourth year high school na ako. Pero naglalaro-laro na ako dati. Mayain kasi ako noon eh, nung time na yun. So, pinaglalaroan ko mga inter-barangay, inter-porok, ganun. Pero nakuha akong varsity. Fourth year high school na ako. Fourth year high school ang una mong varsity, bro? Oo, yun. Saan ka ba? Sa Mid-Sayap. Sa St. Mary's Academy. No, I mean yung lugar ba? Saan city? Sa Mid-Sayap, Cotabato. North Cotabato. Cotabato, talayo din pala. So, noong una, ano ka lang? Laro-laro ba? Pinter barangay? Legal na ba? Ganun. Dayo? Dayo-dayo lang. So, paano ka na in love? Nakita mo lang siguro yung mga kaibigan mo naglalaro, no? Oo, kasi yung brother kong isa, yun talaga yung ano eh, yung athlete. So, kumbaga na ano din ako na lagi akong sumasama pag may laro siya. So, na ano ako, sabi ko magandang laro to ah. So, nung nag-varsity na ako sa nung fourth year ako. So, doon na nagtuloy-tuloy hanggang nag-teammate kami nung first year college ko sa Notre Dame. Pero ganyan ka na maglaro. Athletic ka na talaga. Bata ka pa lang. Hindi eh. Kasi nung unang dating ko sa FU, naalala ko, hindi nga ako makadunk eh. Hindi ako maka-top ring. Seryoso? So hindi inborn yung athleticism mo, yung talon, second jump? Hindi. Talaga. Pero ano laro mo nun? Big man. Malamang big man, malaki ki. Hindi ko alam eh. Kasi... hindi niya alam kung ano laro niya. Basta laro lang ng basketball. Kasi sa probinsya, wala naman eh, kasi hindi ko alam nga yung mga tawag sa mga terms sa basketball eh. So, ang alam ko lang is makapag-layup, makapag-dribble, tapos yung positioning, 1, 2, 3, 4, 5. So, yun lang yung alam ko. Hindi ko alam yung shooting guard, power forward. Hindi ko alam yung mga ganun. So, for fourth year high school, siguro na-influensya ka din ng, ano mo, ng kapatid mo na mag-try out, di ba? So, nung fourth year ka, doon ka palang nagkaroon ng formal training, brother. Formal training. Oo, pero hindi pa yung training na... Kasi, well, yung coach ko kasi teacher. So, teacher sa school. So, talagang doon lang siya nagko-coach sa local. Pero magaling naman siya. Natuto lang ako ng mga terms sa basketball nung nandito na ako sa Manila. Seryoso? Wait lang, brother. Yeah. Wait lang ha. Babe, nasa baba yung Lazada. Pakicheck ka. May Lazada bro, may delivery. Oh, may delivery. So, pero nung fourth year ka, first time mo, sa ano ka nito? St. Mary's, tama? St. Mary's. Wala ka pang idea nun sa Manila, ganun, UAAP, NCAA? Wala. Hindi ka nanonood? Hindi.
Kasi alam ko dati nasa ano pa sila eh, parang Studio 23 something. Oh, tama. So, yeah, Studio. Napapanood ko pero minsanan lang. Kahit PBA, hindi din ako ganun nakapanood. So as in, mahal mo yung basketball, nilalaro mo, pero hindi ka fan, hindi ka nanonood ng mga. Ah, okay. O tapos, brother, so since wala kang idea sa Manila, nung fourth year ka, hindi mo goal yun na pumunta lang Manila. Hindi. Talagang, okay ka na player ka lang doon. Oo, yun lang yung goal ko. Tapos, kasi may yung college ako, may scholarship kasi yung varsity. Pero hindi siya full. Parang tuition lang tsaka miscellaneous, tapos babayaran mo pa yung mga others ano, so hindi siya full scholarship. Oh, pero okay ka na doon, kumbaga makalaro ka lang ganun, high school. So nung pa-college ka, wala pa din. Nung college ako, nag first year college ako sa amin eh, so yun, nakuha ko ng varsity, so doon na nagtuloy-tuloy. Paano hindi ko naman expect. Paano? Ano naging proseso nun, brother? Paano ka na-discover? Kasi, di ba sa probinsya, may mga provincial meet, prisaha, or yung mga ganun. So, naglaro ako, laro. Natalo pa nga kami nun eh. Pero, well, kasi sa national tournament kasi, pag once isang region lang kayo na nakukuha-kuha, di ba? So, kinuha kami nung kapatid ko, dalawa, nakuha kami nung kabilang school na kasama sa kanila para sa national. So, yun yung first time ko na makapunta dito sa Manila. Kasi dito sa Manila, yung national prisaan nun eh. Sa, dito sa ano, Ultra. Ultra. Ang NCR team nun, Baste, sila, Dabis. First year college ka nito? First year college, oh. Ang mga ganun ba by age? O college ang kalaban mo? College ang kalaban nyo? College kalaban. Oh. So sina ano to? Hindi naman sina Calvin. Sila Ronald. Ah, nabutan mo! Okay! Sila Pamboy. Sina Pamboy. Okay, so ikaw ang nire-represent mo nun, Cotabato? Region 12. Region 12. Kasama mo kapatid mo? Kapatid ko. Tsaka yung mga player doon. Mga player sa amin. Yung kapatid mo, bro, ilang taon nilabang sa'yo? 2 years. 2 years lang. Okay. So, Cotabato, nag-represent ka doon, Region 12. Pagpunta mo dito, first time mo sa Manila? First time ko. First time sa Manila. So, first time mo rin makakita ng mga Manila players? Mm-hmm. Lahat. First time. Nakalaban nyo? Nakalaban namin Cavite. Ewan ko anong region yun. Calabarzon ata. Calabarzon team. Tapos may isang ERMM tsaka isang Visayas region na ano. So hindi nyo nakalaban yung Baste? Hindi. Ah, nakita kasi, nyo lang. Nakita lang namin. So kumusta yung na ano na kayo? Nakita nyo lang? Naglalaro sila? Nanonood kayo? So first time mo makita sina Ian Sangalang. Oh, sila na pa yon, sila Pamboy. Oh, Pamboy, Ronald. Ronald si Bimbo. Oh, si Jimbo Aquino. Ah. Jimbo pala sila. Kumbaga, ano talaga nakita mo pa yung mga. Ano, ilang taon ka noon, Brad? 17. 16. 16. Okay. So, yun yung una mong sabak sa Manila. Doon ka nakita. So gumawa ka nung tournament na yun, malamang gumawa ka. Oh, puro layup. Wala pa, usually naman pag ano, pag mga probinsyano, wala mo nang ano, love. Wala man dribble, puro fast break. Sino ang nakakita sa iyo, brother? Well, una GRU, tapos FEU, binigyan ako ng calling card nung FEU si Coach Bert naman, Coach Bert. So, JRUF yun nakakita sa'yo dun sa mismong tournament na yun. Ano sabi ng JRU sa'yo? Well, nag-commit na kami sa JRU eh. Actually, nag-commit na kami. Kasi, nung time na yun, pumunta pa nga kami ng FEU sa ARPAPA kasi dun yung Father Martins, di ba? So, in-invite nila kami nung kapatid ko na manood ng game nila sa Father Martins. So, pumunta kami. Nag-commit na talaga kami na GRU. So, nag-aantay na lang kami ng ticket. Kasi umuwi na kami ng, pauwi na kami ng Cotabato. So,
nag-aantay na lang kami ng ticket na papadala nila para ano. Wala silang ano. Well, siguro hindi sila interested kasi nakalimutan siguro kami. Ah, so kinukuha ka lang nandito ka tapos nanood ka pa ng Father Martins. Kasi alos magkasabay lang 'yun . So nung in-invite nila kami ng kapatid ko, pumunta pa kami ng FEU, nanood kami ng Father Martins kasi doon yung sa FEU dati yung Father Martins. Sina John Wilson. Hindi ko na maalala player ng GRU. So, sila Apinan ata, sila Apinan. Sina Apinan. Sina Matute. So nanood ka ng GRU. Ay, hindi. Naglaro ka dito sa Ultra, nakita ka ng GRU, kinuha ka nila, pinapanood ka ng Father Martins, nag-commit ka na. Tapos pag uwi mo ng sa inyo, hindi na, nawala yung communication. Hindi naman nawala. Siguro nakalimutan nila kami. Hindi naman sila nag-mess. Dalawa kami kasi nung brother ko. So parang nung naumuwi ka, syempre, ini-expect mo, iniintay mo rin, di ba? Wala na. Oo, wala na. Tapos hanggang sa nainip ako, naalala ko yung calling card na binigay sa akin ni Coach Bert. Napakaswerte naman ng FEU. Ginamit yung calling card, pare. Nakakatawa lang kasi that time, sa FEU kasi ako lang mag-isa na recruit. So, galing probinsya, parang natatakot ako kasi wala akong kasama sa... yung sa GRU kasi, dalawa kami nung brother ko. Yun yung first option talaga namin. Sana. Tapos, bigla ko lang naisip talaga na naalala na may binigay palang calling card sa akin. So, papasok ko ng school. Actually, yung kwento ko ngayon, yung piso na lang yung load ko. Na tinext ko, nagpakilala ako na sabi ko, ako yung jersey number 15 na galing Region 12. So, hindi ko in-expect na tumawag sa akin si Coach Bert kaagad. Aga-aga, papunta ako ng school. So, pagtawag, nasa tricycle pa nga ako. So, hindi ko siya masyado marinig. Hanggang pagdating ko sa school, nag-usap kami ng maayos. Tapos sabi niya sa akin, papadala niya na kaagad ako ng ticket. So, parang ganun lang lahat. Sabi ko sa kanya, teka lang, Coach, kasi di pa ako nagpaalam sa parents ko So, parang ganun lang talaga lahat. After a week, nagpunta ako ng Manila. Yan ang diskarte ng FEU talaga. Kasi yung kwento ni Pogoy, ganyan din. Malis ka na dyan, pumunta ka na dito. Si Roger kasi, nagpa-tryout lang ata sa Cebu, siya lang kukunin. Sabi ko sa'yo kunyari lang yung tryout na yun Sabi ko kay Coach Bert, sana dinerecho mo na lang sa bahay kunyari pang open tryout. So ikaw pari calling card. Tapos, bro, kung hindi ka pa niya tinawagan agad-agad, wala ka nang pang-reply. Wala. Yan ang mga tinawagan. Yan ang FEU, pare. Kababilisan. Kumbaga, pag may magaling, gawa natin ang paraan. Diba? Sorry, I'm sure nagsisisi ngayon yung mga taga-JRU. Ewan ko kung naalala pa nila. Siyempre, siguro. Kasi nakapag-commit na rin kami. Brad, nung gumagawa ka sa UAAP at nanonood ang JRU, naaalala ka nila sigurado. Di ba yan yung hindi na pala natin natawagan yan? Yan pala yung belo. So, nung tumawag si Coach Bert, isang usapan lang din yon. Sinabi na sa'yo, pumunta ka na dito. Oh, kukuhanan niya na ako ng ticket. Sabi ko, wait lang Coach, paalam mo na ako sa parents ko. Okay naman. Next week, pagka next week nun, talagang umalis ako. So, ano ka na nun? Kumbaga, drop out ka na muna sa class. Wala, alis na. Drop out yun. April, summer nun. Summer. Papunta ka ensayo. Oo. Okay. So, sakto lang. Pa-summer na yun. Pag that time, pa-summer. April. Kasi nalala ko April. Tama. Lipad ka ngayon FEU, Brad. First time mo sa Manila. First time mo sa Manila in terms of, kumbaga, alam mo nang hindi ka uuwi. Oo, alam. Alam mo na gamit mo. Nakakatawa pa kasi, syempre, dating ako sa FEU. Di pumunta kami sa office. So, tinatanong ako ngayon kung anong position ko. Hindi ko alam yung sasagot ko kasi alam ko lang 1, 2, 3, 4, 5 . So, narinig ko, sabi ni Coach Bert, wingman to. Malaking wingman to. Ngayon,
sinama niya na ako ngayon doon sa ano. Kasi yung gym ng office, gym, tsaka dorm, di ba? Dorm. So, tinur niya na ako doon ngayon sa dorm. Nakatawa, eh, yung mga senior ko dati, sila Real, sila Jens. April noon, ako kauna-una ang team B noon. Walang team B. Ako kauna-una ang player na sa team B. So ngayon, tinanong ako ni Real. Sabi ni Real sa akin, ano position mo? Eh, sa sobrang mahihain ko, ang hina nung pagkasabi ko, sabi ko, wing. Sabi niya, pagkarinig niya, wings. Kaya tawanan sila dun sa dorm. Sabi ko, sa sobrang wings. Innocent. So hindi mo pa rin talaga alam. Alam mong 4, alam mong 4, o hindi mo rin alam? Oo, alam kong 4. 4 ka. Pero hindi mo alam na yun, hindi wing yun. Hindi. Hindi ko rin alam na power forward. Alam mo lang 4. Lang. Oh, 4 lang. Oh. So, Brad, 2000 ano to? 2010. Oo pare, RR, Terrence, Real. Sila Real pa yun. JR. Aldridge. Oo. Brad, but the powerhouse. Pero alam mo na malakas si FPU. O hindi rin? Oo, kasi nung pagdating ko, nung nag ano sila eh, preparation na sila eh, kasi April dot that time, so walang team B. So ako nga kauna-una ang team B, parang pa-try out. Puro ano na sila, preparation for UAAP, kasi that time parang ang UAAP, April, parang July or July, something. July. So wala pa si Pogoy? Wala, nauna ako kay Roger. Nauna ka Pogoy. Oh, so, pero residency ka, alam mong residency ka? Alam ko. Oh, okay, so pagdating mo doon, residency pare. Sabi mo wala kang team B, ikaw lang kaya sa isang team B. Nag-ensayo ka sa A? Hindi ko alam kung saan ako mag-ensayo. Kasi that, ano na sila eh, kumbaga intact na sila eh. Oh, so nag-prepare na sila for fill oil, nag-fill oil na sila. Tapos parang UAP. So parang out of ano na ako. Kumbaga nandun lang ako sa dorm. Tapos nanonood lang ako ng ensayo nila. Nag-a-try nga ako ng practice ng team B kasi walang team B, ako lang mag-isa. Mag-isa lang pala siya. Hanggang nagpa-try out, so ayun, doon ako nakasabay. Hanggang, pero nung pagdating ko sa FEU, kasi sa probinsya, nasanay ako na mag-jogging every morning. 4:30, 5:30. Hindi ko alam na yun pala yung uwian ng player. 4:30 tsaka 5. Yun. Ito na yung sinasabi ni Pogoy eh. Nung nasa Moraita pa ang FPU. Pauwi pa lang sila, nagja-jogging ka na. Oh, sabi ko, ngayon pa lang sila pauwi. 4:35. Kaya, siyempre ako, sobrang innocent ko eh. Sobrang wala talaga alam. So, hanggang matakbo-takbo lang ako, hanggang nadadaknan ko yung ensayo ng women's namin hanggang alas 6 sila. So, doon ako sumasabay ng drills sa babae. Sino coach nun? Si Coach Mike. Coach Mike. Ah, so hindi ka kasali sa A. Hindi ka kasali kasi nagpe-prepare na sila sa UAP. So, ang ginagawa mo, gigising ka na maaga, mag-workout ka mag-isa, pauwi pa lang sila. Tapos, pagtulog nila, women's sa umaga. So, practice women's. Ka sa women's, Brad. As in, drills, practice ka. So, naging ka-close mo din yung mga women's basketball players. Oh, kumbaga, talaga. So, dun ka unang nag-i-ensayo. Sa women's pala nag-i-ensayo. Talaga. Ang lakas ng women's noon. Oo, malakas women's. Champion. Lagi nag-i-champion. Sina Palmera yun, di ba? Palmera. Oo, sila Raisa. Malakas nga yun. Ah, so, ano ka sa kanila? Kumbaga, nakikilala mo sila. Tapos, nagpa-practice. So, sila rin yung nag-ano sa'yo. Kumbaga, oo, doon nga ako natuto ng mga drills, yung mga dribble inside in, between the legs. Doon ako natuto kasi doon nadadaptan ko sila eh. So pag nagpa-5 on 5 sila, lumalabas na ako. Basta sa drills nila, sumasali ako. Talaga. Tapos pagka afternoon naman, eh minsan may mga ibang athlete na pupunta sa gym. Sila Boss Mark, naglalaro ng 5-on-5, tapos may mga women's din kasama. So, doon ako sumasali. Laro-laro. So, buong, bago mag-U-Up, tapos buong U-Up, puro ganun lang? Hindi, nung April ako dumating nun sa FPU. Mag-U-Up na eh. Nagpa-try out sila nun, that mga mid-April, May. Basta, nagpa-try out sila. So, Bago mag-U-Up. So doon parang may nakasama na akong ano mga team B. Pero yung first few months mo, ganun ang schedule mo, gising. Oo. Hindi wala pang pasok to, summer to eh. Wala. So paano naging adjustment mo, brother, sa Manila? Yung ano lang, off the court. Paano pa? Sino yung mga naging
tumulong sa iyo, saan pupunta, eh malay mo kung ano naman yung Moraita, 'di ba? Malay mo. Oo. Mahirap din kasi nung time nasa room 3 kasi ako eh. So yung mga ka-roommate ko sila Aldrich, si Ping, si Brian, tsaka si Jolas na Guerrero. So pag busy sila, pag lumalabas ako mga 1 kilometer tapos babalik na ako kasi natatakot ako eh, baka maligaw ako eh. So pina-familiarize ko lang yung place sa Manila abang naglalakad ako. So kasi natatakot ako kasi baka mamaya mawala kasi sa amin wala namang malalaking building eh. Tapos dito din ah. Ang galing ah, ngayon nalaman yun ah. Sa women's ka pala talaga. Ano lang, tiis-tiis hanggang nung may nakakasama na ako na may team B na akong kasama. So, naano na rin ako na nasanay na tapos nawala na rin yung homesick ko. Nung nagpa-try out, sino yung mga nag-attend doon sa tryout na yun na eventually obviously naging player ninyo? Well, wala eh. Pero si wala nag-team A, wala nag-team A. Si Achi. So si Achi walk in, galing siyang Letran. So doon sa tryouts na yon, nakabuo ng team B, ikaw tsaka si Achi ang nandoon. So doon ka lang nagkaroon ng team training. So hanggang doon sa time na yon, yung dalawang buwan na doon ka sa women's, hindi pa rin alam ni na coach kung paano ka maglaro. Hindi, hanggang nung tryout nga eh, iniisip ko magagaling pa yung mga tryout sa akin eh. Kasi hindi man ako gumagawa eh. So talagang ano ka bro? Hilaw ka talaga pag punta mo eh. Oo, as in wala. Putback ka lang, ganun. Putback. Oh, tapos hindi ka mataas tumalon? Hindi. So hindi mo talaga alam ano laro mo? Ano lang, puro layup nga lang. Yung paanong layup? Yung pang legal na bas na layup. May pectus. Oo, oh, may pectus. So ganun lang. Oh, tapos brother, nung nag-team B na, player ka ng team B, nagkaliga kayo, obviously. Oo. Father Martins, habang you up. Oo, parang Father Martins, mga yung Sandugo League, mga ganun. Kumusta ka sa ganun? Wala okay pa. Naman. Okay naman. Nakakaano na, ang ano din, advantage din, kasi parang, ano lang ako eh, parang advantage ko din, kasi sa wala akong idea sa mga term, so pag nagtuturo sa akin, na-adapt ko, tapos parang robot lang ako na, oh sige, yan lang yung gagawin ko, ganyan. Sumusunod so parang, ka lang. Oh sumusunod lang ako. Kung ano sabihin ng coach sa akin, ganyan. Kasi buwapasok lang sa utak ko. So, kumbaga wala na akong side-side. Parang focus ko parang nandyan lang lahat. So parang tapos, naging advantage ko rin. Tapos sa sobrang mahihain mo, hindi ka nagsasalita? Oh minsanan lang. So isa kasi, ka din sa mga players na laro lang? Laro lang. Kasi... Siyempre, parang hindi pa ako ganun kagaling mag-Tagalog pagdating ko dito. So, nahiya din ako magsalita. Kaya pa isa-isa lang yung salita ko. Isang tanong, isang sagot. Isang tanong, isang sagot lang siya. So, buong team B mo, ganun lang. Kumbaga, sumusunod ka lang. Pero nanonood ka na ng UAP. Nanonood na ako. Alam mo na, nakikita mo na eh, di ba? So, nung nanonood ka ng UAP, medyo natutuwa ka na. Finals yun eh, 2010, di ba? Back to back yun, finals. Oo, so medyo ano ka na, kumbaga, uy, gusto ko dito. Goal mo na talaga magpagaling. Oo. Doon mo na ano. So first time mo nag-practice sa team A, tapos na UAP? Tapos na, oo. Si, nag-change kami ng coach noon. Oo. Si, 2010, 2011. Coach Bert pa. Coach Nash dumating 2013. 2013 si Coach. Coach Nash. 2 years pa ano si Coach Glenn. Coach Bert. Tapos 2000. Pero kay Coach Glenn ka pa. Wala ka pa kay Coach Bert. So si Coach Bert kumuha sa'yo. Pero pagdating mo doon, si Coach Glenn ang coach. Ang head coach. Yes. Tama. Yes, tapos, nung natapos yung UAP, natalo yung FU noon eh. Sa Ateneo. Dalawang beses. Si Coach Glenn yung 2010. Si Coach Glenn pa din ba sa 11? Coach Glenn Bert. Pa din ata. Oo. Basta. Kailan pumasok si Coach Bert? 2012. Okay. So, nung 2011, brother, nung natapos yung UAAP, natalo sila 2010, pasok ka na ng team A nun? Hindi pa. Two years ako nag-team B. Ah, so, kumbaga, tinimbi ka kasi hilaw ka, hindi dahil residency. Oo. Hilaw talaga. As in, wala.
So talaga natuwa lang sila sa athleticism mo siguro sa talaga. Well, bata pa kasi ako that time eh. So siguro inisip ko dahil siguro may nakikita sila. So oh, totoo. Pero noong 2011, malalineup na sana ako noon. Pero may problem kasi ako sa ano, sa academic. So Pero that time kasi inisip ko rin, ang impact pa rin kasi ng lineup nila. So So pag ma-lineup ako, so parang wala din. Nandun malalineup ako pero nandun lang din ako. Hindi ako makalaro. So kasi 2011, nandun pa si Aldrich. Oo, sila. Kaya lang naman ako nahugot na ila-lineup kasi si Real nag-declare na na magpa-draft. So nung nag-declare si Real, na-open yung spot ni Real, pero nandun pa si Aldrich. Nandun pa si... RR, sila Terrence. RR. So sa feeling mo, wala hindi ka rin naman... As in... So buti na lang din, ineligible ka. Kasi kung hindi ka ineligible, baka niline-up ka nun. Kaya... Tapos nung 2012, doon na ako na-line-up. Doon ka na line-up. So... Dali lang. Dali lang, 2011, Brad. Dumating yung Tolombia, Pogoy. Oo. Anong... Si Roger, ano, parang... 1 week lang, mag-UAP na. Dumating. Oh, para hindi ata one week. Eh. Para mga ganun nga. Days nga lang ata. Tapos yung AP na. Eh kasi fresh graduate siya nun. Galing siya. Pwede na. Pwede na maglaro. Na-line up pa agad. Hiyang-hiya daw siya, bro. Kaya nga. Kasi siya lang yung ano dun eh. Eh syempre, dami na kaming Team B ah. Dumami na kami nun. Team B. Biglang. Angat agad. Angat agad siya. Yeah, pagdating nga daw niya, ano na eh. Punta na ng ABS eh. Magbibidyo-bidyo na yung Victorial. Oo, Victorial. Hiyang-hiya siya kay na Terrence eh. Pero si Mike noon, kahit pa paano, sikat eh. Kasi galing yung high school. Oo, sila Russell. Si Russell. So si Mike, si Russell, si Pogoy, sabay-sabay, 11. Oo, 11 sila. Technically, nauna ka, nauna lang sila mag-team A. Oo. Ah, so team B ka ulit ng 2011. Pero 2011, may team B na eh. So, ganun ulit. Father Martins. Ganun ulit. Medyo nagpipick up na yung skills mo. Oo. Medyo nag-ano na. Na okay na. Kala ko matatanggal ako eh. Kasi bakit? Sa pinagawa ko eh. Nagre-ready na ako eh. Nag-text na ako kay Brian. Sabi ko, Migo, baka may kakilala ka sa San Beda. Sabi ko, magta-try out ako. Bakit? Bakit feeling mo matatanggal ka? Eh, kasi syempre dahil, ayun nga, nagka-problem ako sa academic. Tapos gusto nila i-line up ako. Tapos, ayun yung problem. So, akala ko, baka tanggalin ako. Ayun, so, papaisip ako. Sabi ko, nag-aanap ako ng school magta-tryout. Pero hindi ko pa tinatanggal. Naninigurado ka lang na. So, saan ka nag-ano? Beda. Pero hindi ka pumunta. Nagtanong ka lang. Hindi. Nagtanong lang ako. Muntik na, Beda. Muntik na. Muntik na, mga taga-Beda. So, 2011, Team B, balik ulit Team A nung natapos yung season. Talo ulit. Talo ulit, di ba? Talo ba ulit? 2011. Oh, Ateneo din yan, di ba? Ateneo. Talo. I'm not sure kung sinong coach nun eh. Kung si Coach Bert. Coach Bert na ata nun eh. Coach Bert na ata, bro. Coach Bert. Natalo ata 2010. Nawala na si Coach Glenn eh. 2011, Coach Bert, talo. Tama, Coach Bert. Based sa kwento ni Pogoy, Coach Bert. Oh, so, Coach Bert, talo. Pasok ulit ng Team A after the season. Practice. Pero ito, medyo sigurado ka na kasi wala na si Aldrich. Sure, sure na, sure. Dalawa kami ni ano ni RV na yung parang sure na dun sa slot. RV Bringas, lumipat galing Lasal. Mm. So, ano yung, kumusta yung off-season na yun? Na alam mo na, mag-UAP ka na. I'm sure nire-ready ka rin ni Coach Bert. Okay, kasi kahit kami ni RV nun, maganda yung preparation namin eh. Talagang nagpapakondisyon kami kasi alam na namin na papasok na kami sa ano eh. Yung sure na sure na. Yung sure na. Saka pumasok ka na sa klase mo. Oo. Tapos, ayun. Hanggang nung 2012, lakas pa rin namin eh. Kasi, ang sino pa ba naiiwan nun? Si RR pa rin ba? RR, Terrence. RR, tapos Terrence. Sila Russell, si Mike, sila Delong Bringas. Oo, tama. Ito yung last sila year Foronda. Nila. Sila last year Foronda. Niya. Oo, last year ni RR to. Hindi pa. 12? Oo, 12. Ay, 13 si RR. Oo, 13 si RR. Okay, so 12. First year mo sa UAAP, 2012. RR, Terrence, Pogoy, Tolomia, Russell, Bringas Brothers. Nagagamit ka?
Oo, nagagamit ako. Pakonti-konti. Ito na yung rookie season mo to. Ilan taong ka na nito, pare? 18, 19 ka na nito. 19 ata. Oo, mama ka na din. Oo. Kumusta yung experience mo, pare, UAP? Dalawang taon mo pinapanood lang to, finally. Nasa Araneta ka na, Brad. sobrang excited. Tapos, okay din. Kasi yung that time, parang alam ko kasi na gagawin ko role player lang kung ano ipapagawa sa akin, gagawin ko lang. So, pag pinasok ko dati, wala akong ginawa kundi manira lang, tapos namimikon. Pero ganun lang talaga. Seryoso ka ba? Ah, seryoso. Yun lang pinagagawa ko. Sino tapos mga pinipikon mo? Una, Salva. Dati si Nico. Yeah. Si Ryan, napikon ko si Ryan. Na-troll out niya kami dalawa. Galit na galit si Ryan sa akin. Gusto ako suntukin sa likod na dugout eh. Ah, nag-away kayo ni Ryan. So, ang role mo dati talaga, manira? Hindi naman manira, sige. Pero like, physical. Yeah, physical, tapos depensa. Yun lang kasi yung ano ko eh. Buti ka pa eh namin mo. Si Pogo hindi namin. Ganon din daw si Pogoy. Depensa daw si Pogoy dati. Oo, depensa. Pero kasi so, ano na siya eh. May offensive player na kasi siya. So, naano niya lang siguro kasi that time eh syempre may Terrence Arpa siguro. Tama. Para na ano niya yung role niya. O sige, magdepensa muna. Ako, pero yung, kapalitan na ako, ako lang kapalitan nila, pang third sinner na ako na ano. Pero yung athleticism mo, humahabol na. Oo, humahabol na. So tumatalon ka na din, tumatalon ka na. Oo, na naalala ko ano, may free throw ako against NU, rookie year ko. Pang tabla tsaka lamang sana, sumablay ako. Kinabahan ako. Sobrang nervyos ko eh. Natalo kayo nun. Buti pa yung dalawang free throw ni Belo, nakalimutan nyo. Akin hanggang ngayon, naaalala pa din eh. Saka alam kong nalungkot kayo nung sa free throw ko, brother, kasi kayo apektado nun. Sila yung game 2 nun eh. Nasa dugout daw sila. Kailangan ko i-shoot pareho para bumagsak yung Ateneo eh. Apektado sila eh. So, brother, nung rookie season mo, ano ka pa lang noon? Talaga tirador ka, Brad? Hindi ah, parang yun lang yung way physical ko para so talagang parang tumagal ako sa court. Tama naman. Meron at magsisimula. Magsisimula ka naman talaga somewhere. Oo, kailangan para tumagal ako dito, kailangan magdumepensa ako, mag-physical ako, tapos puro rebound. So 2012. Okay, so yung 2012 mo, yung rookie season mo, hindi nagagamit ka pero ano pa? Kumbaga, ganun-ganun lang. Pasok. Hindi ka pa masyado sumuscore. Hindi pa masyado. Hindi. Wala. Hindi ka naman ata mapapasahan. Terrence RR yun. drop pass. Pag naipit, drop pass. Yan. So, ganun-ganun lang muna. Nung 2013, ito na, Brad. Well, kanina, na-confirm mo na din yung kwento ni Pogoy. Eh, na bago lumipat ng Fern, talagang magulo daw sa Morita. Oh, sobra. Kaliwat kanan dun. Harap likod. Wala daw curfew, Brad. Walang curfew. Wala. So talagang ano, guilty ka din? Guilty. Inamin din naman ni Pogoy. Kumbaga, sabi naman ni Pogoy, parang guilty naman lahat. Talagang labas, inom. Kasi pari, sa Morita, paglabas mo, put. Ano yun? Like, hating gabi may magme-message, mga kaibigan nyo, ganun. Tapos, o nakasetup na yan, practice pa lang. Oo, nakasetup na lahat. Nakasetup. So kayo-kayo rin magkakasama? Hmm? Kayo-kayo rin ang magkakasama? Oo. Ah, so may grupo, ganyan. Tapos labas, uwi kayo. Pero dyan lang, sa gilid-gilid lang. Hindi, yun nga ang mahirap sa Morita kasi paglabas mo. Meron eh. So ano lang kayo, uwi kayo, alas 3, gano, alas 4. Nalala ko dati, pumasok pa kami ni Tonton sa... Saan to? Alam mo ba yung... Pagkasunod na next week, nalaman-laman ko na raid ng ambassador at investigador. Buti na lang, brother. So, ano talaga? Kumbaga, parin nagpa-finals pa rin yung FU noon eh. Tapos ganun pa rin, labas-labas. Lalo na siguro yung batch higher sa iyo. Oo. Kumbaga tumuloy-tuloy lang yung tradisyon na labas. Wala daw curfew eh. Yun talaga yung culture kasi nung pagdating nung nakadatnan ko doon, unang pagdating ko. Ito so, yung culture, ganun. Wala kasing bantay, Brad, eh. Walang bantay. Walang curfew. Yung guard, takot yung guard. Yung guard, kasabot nyo pa. Kasabot pa. So, hindi talaga alam ng management to, ng coaches? Hindi nila alam?
Hindi. Ah, hindi nila alam. Magagaling kayo. Magaling magtago yung player. Oo, yan yung kwento sa akin ni Pugoy din dun. Oh, so, ikaw, isa ka din dun sa mga nabuisit nung lilipat daw kayo ng Fern. Nung una, oo, nung una. Layo. Nung unang check namin dun, layo talaga. Layo. Sabi ko, wala talagang magawa. Pero nung katagalan na, naging okay na din. Nung na-adapt na namin, gumanda dun, tapos mas nagkaka-banding ng isa't isa. Okay. Oh, pero I'm sure nung una, parang puto walang gimmickan dito. Wala. Si coach, feeling ko talaga, ngayon sinabi ko to nung sa kaos po si Pugoy, feeling ko si Coach Nash talaga. Kila, like, knowing Coach Nash, Brad, kumbaga, ayusin ko lahat kayo, walang makakalabas, yes. Diba? So, feeling ko si Coach Nash talaga nag-request nun eh. Tapos, balita ako, bumibisita pa si Coach Nash paggabi. Gabi, umaga, magugulat ka na lang, nandun eh. So, saan ang klase nyo? Dun din. Ah, may college pala dun, bro? Meron. Bilang lang, pili lang yung ano. Ah, so dun kayo. So, pasok kayo dun. Hindi na, wala nang labasan ng Fern yun. Wala. Ah, para ka talaga kay mga sundalo. Oo. Pero, stop. Okay naman, pagka gusto namin lumabas, may mga, pwede naman kami makalabas. Kaso lang, yun lang, mahirap lang. Tatama rin ka na kasi, laki nung campus eh. Sabi ni Pugoy, sasadyay mo dapat talaga pagdating mo, gimikan, pawis ka na, Brad. Pawis. Bago ka makasakay ng taxi, sasakay ka muna ng trike para labas dun sa village. Ang galing mo dun, Coach Nash. Ang galing mo dun. Oh, so paglipat nyo dun, Brad. Pero sabi din ni Pugoy, it took your game sa ibang level kasi pagbaba nyo, pag-akit nyo, court eh. O pagbaba. Yes, oo. O court. Taas, sa taas namin, court. Taas nyo, court. So talagang 24/7 pwede kayo maglaro. Oo. Amin lang yung court. Tapos may mga outdoor activities din. Yun din yung kinagandahan. Ano outdoor activities? Mga nagfo-football kami minsan, katuwaan. Tapos talaga. Magiging active ka sa Morita kasi minsan pagka gusto mo ng katuwaan, punta ka sa labas, di ba? Eh doon katuwaan mo, maglaro-laro. Kaya rin kayo naging close. Oo. Kasi para talaga yung mga sundalo doon, pare. So within the day. Pero, ano lang, kaya-yaan lang kayo. Oo. Maganda. 2000 na, maganda. Oh, nag-benefit kayo lahat, pare. Oh, sobra. Oh, 2013. 13 to, di ba? 13, 2013. Pagpasok ni Coach Nash, bro, alam ko, si Coach Nash, kilala naman na niya si Tolomia, kilala naman na niya si Pugoy, si Escoto. Ikaw, nung pagpasok ba ni Coach Nash, ano kagad? Kumbaga, daddy na kagad? Hindi ko nga kilala si Coach. Actually, hindi ko talaga kilala. Tumawag lang si Coach Bert sa akin nung nasa probinsya ako. After nung season namin, 2012, tumawag siya na, bago na head coach nyo, si Coach Nash. So, tinanong ko siya kung, sabi ko, mabait si Coach Nash. Eh, sabi ni Coach Bert, mabait yan si Coach Nash. Ganun. Eh, di, syempre, blind din si Coach Nash eh, sa culture na ano meron yung FU nung pagpasok niya. So, kami, syempre, inakala namin na senior. Kumbaga, may rights. Wala pa pala, Brad. Wala. Oo. Tapos, okay naman. Nung unang ano ni Coach, parang ano pa siya eh, tumitingin-tingin, nag-observe. Hanggang nung nalaman niya na sobrang lala talaga. So, sa Morita muna to. Sa Morita yan, sa Morita. Ah, siya nagpalipat talaga, bro. Actually, nung 2013, sa Morita pa kami nun eh. 2013. Oo, parang that baka time. Na, parang baka after the season, sinabi niya hindi kaya dito. Oo, hindi. 2013, alam ko na sa Morita pa kami. Oo. Oh. Sabi niya siguro, wala, mahirap dito. Kailangan natin lumipat kung gusto nating mag-champion. Di ba? Kasi kung gano'n ang kultura, mahirap yun, pare. Puyat-puyat kayo, di ba? Lalaro kayo, ganyan, di ba? Tapos, bro, pero si Coach Nash, type na niya yung laro mo. Gusto na niya yung laro mo. Gamit ka sa hindi kanya. Hindi siya ganung coach. Ano siyang coach eh, yung pagka once na magtrabaho ka, dun kanya ano yun talaga. So wala siyang pake kung ano yung status ng ano mo.
Basta makitaan ka lang niya ng magandang attitude tsaka lagi kang nagtatrabaho. So doon siya bumabase. Kailan mo na feel na nakuha mo yung tiwala ni Coach Nash? Well, siguro nung 2013 kasi 13. That time nakapag-Final Four din kami. Oo, pero ano na yun? Gamit ka na noon. 13. Oo, oo, oo. Pero hindi pa din yung Belo nung final year mo. Ano pa? Baga, role player. Role player, oo. Of course, one of his best games this season in a loss against this same FU team. 25 points in against Anthony Hargrove. Belo slices through the lane. Max Spicy. And the reason why LaSalle has shot a high percentage in the first quarter was because with 24 three-point shots made here in the UAAP. Pero nasa ano niya na rin ako, nasa starting five na rin ako. Na, so first year ni Coach na starter ka na. Starter ka na. So alam mo na na medyo kasi maganda na yung ano mo. Na-injured ata si Russell nung time na yun eh. So parang okay din. 2030, nakapag-Final Four kami. Tama, Final pagdating Four. Pagdating ni Coach Nash. Tama, Final Four. O, tapos, Brad. Pero tama yung sinabi ni Pugoy, pag umaga daw sa Fern, ikaw daw ang talagang nagsisipag. Oo. Kasi batugan daw siya eh. Sa maga kasi ako nagigising eh. So, 5:36, nasa task na ako. Kahit ako lang mag-isa. So. Pero pare, medyo nakikita mo na yung laro mo. Kung baga alam mo na, athletic ka na noon. Mm-mm. Yung 3 points mo. Well, na-improve ko lang. Na-improve mo na lang. Oh. So, 2013, nagsipag ka, Final Four kayo. 2014, ito yung lumitaw ikaw, si Pugoy, na talagang smart. Nag-breakout kayo, pare. Hindi, I don't think akakalain mo magiging ganun yung status mo nung nagsisimula ka sa FAU, pare. Diba? So, ano sa tingin mo yung 2014 season? Nag-finalist kayo noon pero talo. Tama, di ba? Mm-hmm. Sa NU. NU. Diba? Yun, pare. Let's talk about yung 2014 season. Kasi parang ang nangyayari noon, ikaw, tapos si Troy sa kabila. Oo. Di ba? Sobrang wild yung matchup na yun, bro. So, ito rin yung first time mo na, ano ka na, household name ka na, pare. Kumbaga si Belo. Dati ano lang eh. Ah, oh, may Belo sa FPU. Ito talagang si Mac Belo, lumalabas ka na sa TV, pag pini-feature ka, ikaw na. That's why Perkins had to pop out early. Let's check in with Nicole Yu for a report from the drive against this guy. He's got that versatility. Or take the outside shot. Yep, exactly. Nobody's sticking to him, so Mac. Belo pulls up. That's a great play by in the first half. Belo. What a move! Wow. Slam that ball off the thigh of Norbert Torres. Oh, that hesitation move. Oh, picture perfect for Mac Belo. Paano nagbago buhay mo dun sa 2014? Malaki. Kasi hindi ko in-expect na aabot ako sa ganun. Kasi parang dati dream ko lang makita laro ko sa TV, makapaglaro ng UAP. Hanggang sa tumagal, sige, goal ko makapag-champion, goal ko umabot na sa ganun. Parang step by step. So, siguro, dahil din naman sa pinagsikapan ko, sa sacrifice na ginawa ko, tsaka kaya siguro, ano din, binless din. So, nakakatuwa din. Oo naman, pare. Eh, yung finals na yun, Brad, kumusta? Ay, hindi, yung 3 points muna sa LaSalle. Nagulat ka ba? Nagulat, pinasa pa ni Mike. Hindi mo kakalahi papasa niya. Na, alam ko na, kasi nag-commit si Jason eh. So, alam kong, doon siya papunta sa akin eh. So, alam ko nang ibibitawan. Kasi wala siyang angle na makashoot. Oo, tama kasi na. Parang gano'n na siya. Tapos patalikod na nga ipasa niya eh, no? Nag-help si Jason. So, ako lang yung makita niya talaga that time. Napapasahan niya. You or LaSalle, Colombia, Belo for three! Banks it to go! One shot by Mac Belo. They're gonna review this to make sure, but it looked good from what we saw. What a dramatic end to this final. Nakashoot na kasi ako noon sa taas. So kumbaga parang may ano na yung ano ko, kumpiyansa ko. So pagbitaw mo, alam mo na? Oo. Pag alam diretso. Ko, diretso. Brad, yun yung una mong game winner. Mm-hmm. Oo, yeah. Kasi yung following year pa yung Ateneo, di ba? Oo. So yun, pare, nung na-shoot mo yun, bro, tanggulo nun. Ang gulo. Hindi ko alam ano reaction ko eh, kasi hindi ko alam kung ano gagawin ko or ano, talagang
sa sobrang tuwa ko na, kasi gigil na gigil din ako na manalo kami noon kasi 2 years din kaming magkalaban nung DLSU na sila yung talagang nagpatanggal sa amin. Una, nung final 2012, hindi kami nakapasok sa Final Four dahil sa kanila din. Tapos 2013, nag-best of three kami. Sila din yung nagpalaglag sa amin. So, parang gigil na gigil ako na gustong-gusto ko talaga sila talunin kasi defending champ pa sila noon nung time na yun. So, buti sa amin binigay yung panalo. Brad, nagulat lahat noon. Hindi naman nagulat kasi alam naman nilang kaya mo yun eh. Pero pare, like, akala kasi ng lahat si Mike natatapos eh. Mm-hmm. So, nung na-shoot mo yun, wala. Black. Hindi mo alam. Black talaga. Di ko alam. Anong, ano ko. Tsaka bro, nagkagulong, ano nun, Twitter, Facebook. Paglabas ko ng Araneta, chinichir nga ako ng mga Ateneo eh. Tinalo niyo Lasal eh. Tinalo niyo Lasal, alam mo naman yan, ganun na ganun yan, pare, di ba? Paglabas ko. Sobrang saya nun, pare. First game na eh, sila first, sobrang saya. Totoo, pare. Tapos, finals, NU. NU. NU-FU, Troy Rosario, Brad. Matchup yun, bro. Matchup yun, pare. Talunan kayo ng talunan. Pero paano ka nag-prepare knowing na si Troy, si Aroga, yun yung mga kalaban? Si Glenn, oo. Si Glenn. Kasi lahat, ibabato na ni coach yung ano nila eh. Defensive team sila that time eh. So, lakas talaga nila. Tapos kami naman, sumusunod lang sa game plan ni coach. Tapos, nakuha namin yung first game noon eh, game one. Tapos, yeah. Tapos nanalo kami ng sa elimination sa kanila. Siguro kulang pa yung ano namin talaga, experience. Kasi parang inisip kasi namin that time wala pa kami yung ano eh, parang extra giggle na talagang kumbaga parang nag-relax din kami konti ano eh. Siguro kulang sa experience, yun lang yung masasabi ko. Oh, I'm sure masakit yun. Kasi chance na eh eto na, diba? Eto na, tsaka match yun eh. Match na match yun, pare. So, siyempre, ano yun, coming into that off-season, nung natapos yung 2014, iba siguro yung determination ninyo yun, na oh, final year natin next year. Final year mo ba, 2015? Parang hindi. Kaso nagbago ng rules, 2015, nagbago sila ng rules na yung seven, tinanggal seven nila yung years. Tinanggal nila yung 7 years sa college. Oh. So, nung tinanggal nila yun, pwede ka pa 16? Pwede pa sana. Ah, talaga. Kami dala ni Russell. Oo, ang graduate lang talaga, Pugoy, tsaka si Mike. Oo, kasi naka 5 years. Oo, tama. Oh, so anyway, doon muna tayo sa 2015, UST. Maganda na naman yung season ninyo. Natalo yung... maganda na naman yung season ninyo. Eto na, pari, UST-FU. Final year. Kailan mo nalaman na pwede ka pa mag-next year? After na. After. So, utak mo noon, final na to. Last chance na natin to. Oo, pare. Paano ninyo na ano yun, pare? Grabe yun. May experience na kayo from the year prior. Oo. Well, grabe naman sacrifice talaga na ginawa namin nun. Talagang nag-commit kami sa isa't isa. Tapos, never kami lumabas noon. Talagang pag may lumabas na isa, talagang sama. Pero never kami uminom, never kami lahat. Never kami lumabas na gumimik or ano. Wala, as in. Yung buong season na yun. Umpisa preparation. Kasi gustong-gusto talaga namin na makuha yung champion na ito. Nakakatawa pag mga FU kausap, parang yung labas nila malaking bagay talaga sa buhay nila yun. Morita sila. pag lumabas kasi FU, please umaga na mo. So may mga gabi ka talaga doon na umaga ka na umuwi. Pero katabi lang kasi bro eh. Oo. So parang pagbaba mo, nandun ka na. Pero pag alam ko may laro, wala. Never. Oh, given naman UAP. Given yun. De, pero pag UP daw kalaban, medyo ganun daw. Ganun pa din daw eh. Pero pagbaba mo, di ba? Ang dami na doon. Tapos akit ka lang ulit. Tapos walang. Talagang ano. Talagang nagbago buhay ninyo nung lumipat ng Fern. So finally, champion, Brad. Champion, bro. Ang tagal mong inantay to. 2012, 13, 14, 15. Tatlong taon kang hindi ka na mag-finals lahat, pero like, natalo kayo, ganyan. Ay, di! Brad, sorry! Rewind tayo konti dun sa last shot mo sa Ateneo. Pare, pinayak mo si na Kiefer noon. Kiefer, Von, Nico. Alam mo bang counted? Alam mong counted? Oo, kasi nandun ako sa moment eh, na kitang-kita o yung buzzer.
yung pagka ilaw. Si Mike na naman to, di ba? Si Mike. Pag layup niya. Sumunod ka eh. Sumunod ka. Puti sumunod ka, Brad. Kaya. Hindi ka binaksout ni Kiefer ata. Si Kiefer ba hindi bumaksout sa'yo? Si Von, si Von. Si Von hindi ka binaksout. For the victory! No! Will that shot count? Will that shot count? So noon, yun pare, second game winner mo yun in 2 years. Tsaka hindi lang game winner to, pare. Ano to, entering to lagi eh. Oo. Diba, entering ng finals. So noon, medyo alam mo na ba mag-react noon nung na-shoot mo yun? Oo, alam ko na. Kaya tuwang-tuwa ako nung na-shoot ko eh. Kasi parang, okay, gawa ko na naman ulit. Gawa na naman ulit. Tapos, champion. Nung nag-champion kayo, mahirap ba sa'yo yung in-offer sa'yo yung gilas? Hindi, kasi ano nga yun eh, first option ko talaga kasi gustong-gusto ko talaga na... Well, noong 2013, nakapaglaro din ako sa Gilas, sa SEA Games, kami nila, Keith. So, parang, syempre, lahat naman ng athlete, basketball, yun yung dream. Pero bro, nung nalaman mo na may 1 year ka pa, napaisip ka? Oo, kung nanalo talaga kami nung NU, talagang lalaroin ko pa talaga. Kung may last year pa ako, lalaroin kong last para three-peat? Oo. Ah, so nung nag-champion ka nung UST, kumbaga, alis na ako habang champion. Oh, hindi naman. Na ano din, kasi wala na rin ano sila boss. Parang inayaan na lang kami nila boss na mag-decide. So, oh, hindi, pero hindi ka, sa bagay kasi wala na si Mike, wala na si Roger. So medyo ano din, no? Nag-decide pero ka na din. Pero lakas pa nila noon. Lakas pa nila noon. Sino mga players noon, pare? Sila Raymar, sila Jose. Si Raymar. Denison. Denison, si ano, Liu. Oo, sila Liu. Pero, nung in-offer sa'yo, nung nalaman mo yung FU, matunog pangalan mo, so sa PBA, alam mo naman na kukunin ka, tas Gilas. So, tatlo ang pinagpipilian mo. Oo. Pero, na-out of picture ko na yung final year ko. Tinanggal mo kasi, na din. Pero kung nag-champion kami nun sa NU talaga, talaga lalaroin ko talaga yan. Pang-three-peat. Oo. Tapos, Brad, nung nag-decide ka Gilas, so, ano, Gilas na. Hindi nyo alam na magpapadraft kayo. Oh, hindi. Pero matunog na number one ka. Kasi alam namin, you hold kami for 3 years ata or something. Oo. Pero alam mo na number one ka. More or less naririnig mo na. Naririnig lang. Oh, nung nasa combine kami, kakampi ko pa si Mac, tapos ayaw pa niyang aminin number one siya. Wala. Sabi ko, ano Brad, number one ka? Hindi, ganyan eh. Hindi pa sigurado. Si ayaw kasi maglaro ni Matt eh. Sabi ko siya, totoo tong kwento ko eh. Ayan. Kinento ko to pare, pero kinento ko ata to sa live eh. So hindi ko na record. Ito ah, ko-confirm ko yung kwento. Combine. So yung regular, di ba? Yung regular draft, din nandun. Tapos yung Gilas draft. Pero sa combine, sama-sama tayo. Okay. Sa second day ng draft, may tournament. So lumabas na yung mga teams. Ako, si Mac, tsaka si Matthew, ang naaalala ko. Hindi ko na maalala yung iba, pare. Basta ang alam, kasi ang tinitignan mo, sino yung kakampi mong Gilas eh. Ganun yun eh. Kasi siyempre, sila naman talagang bida eh. So parang, sino kaya kakampi kong Gilas? Okay, Matthew Wright, Mac Bello, okay to. Si Mac, papasahan ko lang sa ilalim. Si Matthew, di ba? Pasahan ko lang, tira mo na, di ba? Sabi ko, good for me. Point guard ako. May magagaling akong players, papasa ko lang sa kanila. Dating kami ni Mac. Si Mac, kumbaga si Mac, lalaro. Alam mo naman si Mac, hindi naman mag-miss yan. Lalaro talaga. Ayaw maglaro nung isa. Brad, naalala mo yung first game natin. So, ganito yung kwento. Ganito yung kwento, guys. Yung, ito parang hindi ko alam kung alam mo to. Nanonood yung coaches ng Pure Foods. Pure Foods ang unang pipili. Tama ba? Bago Phoenix. Basta ganun yun eh. Phoenix Pure Foods. Si Pure Foods nanonood. Ayaw ni Matthew mapunta ng Pure Foods. Kasi gusto niya sa Phoenix. Kasi nandun si Coach Ariel. So binulungan ako ni Matthew na huwag mo ko pasahan. Kasi ayokong makita ng Pure Foods. Kasi sinasabi niya, sana si Halalon mapunta sa Pure Foods para siya sa Phoenix. So sabi ko, ayaw maglaro ni Matthew, right, pare? So alam mo ayaw maglaro. Sinabi niya sa'yo.
Hindi ko alam. Hindi ko rin alam yung binulong niya sa'yo. Oh, alam, nakikita ko lang. Nakikita ko lang kasi ayaw mag-shoot. Ayaw tumira, pare. Sabi ko. Tapos sabi pa nung coach natin, oh, single double, bigay nyo kay Matthew. Matthew, diskarte ka. Pare, ayaw lumabas ng screen ni Matthew. Nagpapa-deny. Kasi sabi niya, ayaw niya ma-discover ng Pure Foods, pare. Sabi ko, patay tayo. Hindi nga tayo nag... Hindi nga tayo, nanalo nun. Pagka-uwi namin ni Matthew, nagtatawanan lang kasi kami. Isang bahay lang kami inuwihan, di ba? That time. So, nagtatawanan lang kami. Alam mo eh, no? Alam mo, ayaw maglaro eh. Alam mo, ayaw niya maglaro eh. Parang, eh, ganyan. Eh, kasi sure naman sila, di ba? So, parang, ayaw maglaro ng mga Gilas boys ko. Puta. Pero ikaw naglalaro ka naman nun. Importante lang talaga siya nun. Guys, akalain nyo, combine. Mac Bello, Matthew Wright kami. Natalo kami kasi ayaw maglaro ni Matthew. Tapos, at least na-confirm ha, yung kwento mo ha. Na-confirm. Totoo, Brad. Ayan o, di niya alam. Pero ayaw talaga niya maglaro, bro. Ayaw talaga niya maglaro. The fact that they are suffering height-wise here and back to 16. Final minute of the first. Bello, right. Bello. Into his left hand, into the paint. Bello fakes the shot, steps inside and hits. Break. A good ball to Ferret. Across to the near side. Bello away from one. And gets the Philippines and two from India. In the last 30 seconds or so. And jump shot. Happy if they could get it down to six perhaps. And they won't. Again. Oh, 1 second on the shot clock. Naririnig mo na na number one pick ka. Pagdating ng draft, una ka bang tinawag? Kasi hindi naman random yun eh. Hindi ka unang tinawag. Pero alam mo na number one ka kasi alam mong number one yung Blackwater. Oo. Oh, oh. So nung... Pinapapunta nila ako noon eh sa Blackwater. Hindi lang ako nakapagpunta noon kasi busy sa practice sa Gilas. A bago ng draft. Mm-hmm. Alam naman na pero, natin. Pero sinabihan na nila ako na ako nga. Number one ka na. Alam naman natin magna number one si Mac. Oh, so nung nag-number one ka, brother, parang hindi mo akalain number one ka, bro. Siguro nung hindi nung time na yon alam mo na, pero nung considering mo kung saan ka nang galing, first year mo, second year mo, 'di ba? Women's ka lang nagpa-practice muna, number one, pare. 'Di ba? Nagbago buhay mo, bro. Bago talaga, 'di ba? Bumaliktad. Ikaw ngayon ang ano. At saka guys, Gilas draft 'to eh. Kahit sino doon pwede mag number one. Pero tangina Mac Bello alam ng lahat, Mac Bello number one. Okay, so pagpasok mo ng Blackwater, brother. Ito na yung parang feeling mo, nagre-rebuild. Nagre-rebuild ang Blackwater eh. Diba? Kumbaga, bagong team, pagpasok mo, alam mo na medyo importante na kagad yung role mo. Kumpara dun sa mga ibang teammates mo sa Gilas, kumbaga, napunta sila sa teams na malalakas eh. Ikaw, pare, franchise player, ang tingin sa'yo. Kumbaga, kailangan mong gumawa. Diba? Kumusta naman yung adjustment mo sa PBA unang-una? Okay naman. That time, syempre, natutulungan din ako kasi that time teammate ko sila Poy, sila Nards, so mga Bisaya din. So kaso nung time na yun, nagre-rebuild nga yung Blackwater. Sila Art, kasama ko sila Art. Medyo struggle yung Blackwater noon eh kasi talaga nagre-rebuild eh, di ba? Taon-taon nagpapalit ganyan. Kailan nagsimula yung kasi maganda pa yung rookie season mo noon eh. Had a fantastic ball game, especially in the second half of their game against Global Four. But in this score, Leighton Orio, that being named number 15 in the list of most assists in the PBA is such a big honor for him. Dahil kulang yung kanilang bench depth, but now they have the roster power to really compete against the best and play physical basketball. Bakit? Hindi naman malalim longer spring chicken, but towards the end of the game, making good decisions on his leg. Good start nga kami nun eh. Nung pagpasok ko tapos yun nga inaabot ng ano nagka-injury ako that time so yun nga eh, kailan nagsimula ang mga injuries mo noon sa Blackwater noon mid first year pa na, lang ba first year pa lang oh first year ano yung una mong injury noon puro meniscus sa inoperahan tas out ka 4 months ganun yun di ba 3-4 months so hindi mo na natapos yung rookie season mo hindi na. And then, pagpasok tong second season, fully recovered ka na. Oo, tapos may hindi pa rin ako 100% healthy eh, that time. Kasi buwabalik-balik pa rin. Nung nag-fully pang third season ko na sa Blackwater, yung talagang
totally wala akong ano. Nalaro mo yung buong taon. So first 2 years mo, injury riddled talaga. Kumbaga, injury. Oh, kasi like everyone was wondering kung ano yung kumbaga, alam naman ng lahat na na-injury. Pero syempre, 'di ba, yung expectation sa iyo pa. So taas, 'di ba? Yes. Pero dahil nga sa injury, feeling mo, wala, hindi mo lalo na yung ikaw na tipong yung puhunan mo talaga is athleticism mo. Yes. 'Di ba? Kumbaga, yung talon mo, pare, mahirap talaga. Ta-injured ka, tapos paano ka tatalo, tatakbo, 'di ba? Mm-hmm. So there was there a time na medyo nahihirapan ka mentally. Yes, sobra. Alam mo, iniisip mo minsan na parang ginawa mo na lahat, yung rehab, then lahat ng workout, lahat ng trabaho para sa katawan mo, sa pagdisiplina, sa pagkain. Then pagdating sa time, may iniinda ka pa rin. So, kumbaga parang yun yung sobrang ano eh, frustrating na sablagang parang papasok lahat sa isip mo. Minsan, hindi na mental na talaga yung ano mo eh, kalaban. Anong, pero isang opera ka lang? Oo. 2000, yung rookie year mo. So yung rookie kalahati year ng rookie year mo, hindi mo na natapos. Pagpasok na second year mo, may iniinda ka pa din. Kumbaga sumasakit pa din. Oh, tapos nung third year ko, as in wala na. Tapos nagpa-check lang ako ulit nung last year para linisin lang yung sa... So which year yung talagang 100% si Mac Bello? 2018? 18. And maganda na naman. Kada healthy ka naman, maganda nilalaro mo eh. Oo. Okay yun. That time, yung nakakapasok kami ng quarterfinals dun eh. Oh, tama. Tapos si Henry pa import namin. Tapos nung dumating si Ray Ray sa amin. Yeah. Si Ray Ray, tsaka si Alex Stevenson. So talagang. Oo. And then, nangyari yung bubble, ganyan-ganyan. Miss muna. Bello on the move. Pero hindi rin pumorma, so mukhang wala namin talaga. As Bello kalamangan for only the second time this game. Bello! Sasalubungin siya dito ni Tolentino. Mac goes to the spin. Ang Blackwater Elite dapat hindi mailab sa three-point line. Pero well, 66 and 7, that's okay. Peralo on him. They go to Bello, to sa kanto, sa kanan. Mac and Anthony Semerad. Bello underneath. Ilang beses ka lumabas sa trade talks? Dati pa. Ilang beses din. Pero never natuloy. Mm-mm. Diba? Ano yung mga trade talks na naririnig mo dati? Saan ka mapupunta? Dami-dami eh. Hindi ko lang... Chismis lang naman. Chismis, oh. Pero hindi ko naman inaano. Hindi ko naman pinapansin talaga. Oh, kumbaga, itong last trade ko lang talaga na parang... Na-shock ako kasi parang wala naman sa chismis. Tapos bigla... Ano ba ang chismis? Talk and text? Oh, well, yun, una. Okay, Tex. Oo, and Lex. So, Meralco pa ang hindi. Oo, wala talaga. Walang, ano, Meralco. So, nung nangyari, Brad, pero nabalitaan mo na matitrade ka? Hindi. Nagpumunta pa ako ng practice namin eh. Ah, para kasi sumang. Oo. Sino na una? Ako. Ah, so nung na-trade ka, nandun siya? Nandun kami. Nag-uusap pa kami. Tapos, eto naman si Coach Gilbert, Gilbert Lau. Alam niya na siguro, eh, nagbabike lang kasi ako noon eh, punta sa practice. Kasi, pandemic noon, tapos, small group lang. Tapos sabi ni Coach Gilbert sa amin, paano ba yan, Mac? Ang lapit na ng papadyakin mo. Parang, nagkaka-clue na ako. So, saan kaya? Sabi ko, malapit sa akin, Ateneo, malapit sa akin. Sabi niya, mas malapit pa. Gumanon, eh, mas malapit, Miral ko. Tapos, face it na naman ako sa... San Miguel, malapit din sa akin. Papaisip na ako. Kaya nung pagka-uwi ko, amang nagpapadyak ako, sabi ko, napapaisip ako. Mukhang, alakas na nung kutob ko. Ay, matitrade talaga ako. So, alam mo nang matitrade ka, hindi mo lang alam saan? Oo, hindi ko lang talaga alam saan. Pero mararamdaman mo naman. Alam mo naman na either Meralco or Ateneo. Sa bagay, yung NLEX, malapit din dito eh. Oo nga. NLEX, token text, halos magkatabi. Meralco yung medyo malayo-layo. Pero malapit din. Malapit. So, Meralco pinakamalapit sa'yo? Mm-mm. Meralco pinakamalapit sa'yo. Sa bagay, yung sa Blackwater, malayo yun ah. Layo. Alam na ni Coach Gilbert. Alam na. Tapos tinawagan na ako ni Boss bago lumabas sa media. So, sinong
Baser. Boss Jacob. Oh, si Baser. Baser. Straight up yan, di ba? Then, oh, napasama so, para si, ano, si JC Faundo. Ay, oh my God, nga pala. Oh, so, nung pag, ano, nung finally na-confirm, pare, na matitrade ka sa Meralco, I'm sure excited ka din. I mean, contending eh. Diba? Feeling mo, panibagong buhay. Yes. Diba? At saka parang, pare, hey, Reynel Hognatan, Raymond Almazan, ang dami mo matututunan dun, bro. Sino pa mga 4 dun? Papa Ray. Cliff. Oh, Cliff, Cliff Hodge, pare. Diba? Nabitin ka din dun sa mga cluster-cluster. Bitin na bitin, brad. Parang excited ka na hindi mo pa malabas talaga lahat eh, no? Gano'n ka ka-excited, brother, to play for Coach Norman Black? Eh, na-excite na nga ako eh, no? Kasi knowing sa organization nila, talagang sobrang intact sila. Tapos talagang, nung unang, well, sobrang advantage siguro talaga yung ano, may maayos ka na veterano na talagang mag-guide sa'yo. So, kumbaga, sila Kuya Rinel, nung unang first workout ko doon, sila na yung nakasabay ko. So, kumbaga, kung ano nakikita mo sa kanila, so parang na nag-guide ka nila. Kumbaga, nakita mo na sa kanila. So, talagang nagtutulungan sila na nag-iilaan pataas lahat. Tsaka pare, tsaka pare, if you think about it, first time mo yung may senior ka talaga. Naka-senior ka, sina Mike Cortez, sina... Yeah, pero hindi sila ganun ka, ano eh, hindi sila ganun ka vocal kasi. Ito, sobra, no? Malamang. Tsaka mga Bisaya. Oo. Bisaya, di ba? Sila Kuya Mike, okay, de, maano sila, kaso hindi sila ganun ka... English yun. Vocal na... Oh, English. Nanosed tayo din. Tapos, pare, nakuha niya. Okay. Kasi, tapos, ano sila, talagang, ano, sobrang, ano talaga, yung team. Oo, pare. Tsaka, feel ko talaga, may pakiramdam ka na panibagong umpisa. Kasi, puro injury ka ng Blackwater. Gumanda na laro mo ulit. Gumanda na ulit eh. Tapos, nung nasa bubble, maganda na ulit eh. So, parang feeling mo, paket ng paket. Yeah. Tapos, sana tuloy-tuloy. Nakuha niyo pa si ano si Samboko Jean. Si Alvin. Alvin. Mukhang masaya yung team ninyo, bro. Mukhang masaya. Oh, underrated. Especially with all the movements sa nangyayari ngayon sa PBA nung off-season. Pero maganda yung galaw nung iyo, pare. And hindi mo akalain, pare. Tayo first pick. Diba? Ganda ng nilaro mo sa Blackwater. Oh, na-injure siya. Na-injure, medyo na-derail lang konti yung development, pero eto na naman, bro. Sobrang excited ko para sa iyo nung na-trade ka sa Blackwater, but sobrang ano. Sana bumalik na basketball. Kaya nga eh. Oh, na-excited na. Thank you, bro. Thank you. Oo naman, pare. Tsaka maganda yung kwento mo, bro. Simula FU. Hindi ko nga alam. Sa women's, nagpa-practice yung bata natin. Kinakain mo kami lahat nun sa UAAP. Women's ka lang pala nag-e-ensayo. Yung pala sikreto. pag nakalaro mo yung mga women's, namin sa 5-on-5, nako, kukurutin ka nun. Brad! Sila pa mga maninira sa'yo. Tsaka bro, yun yung ano eh, dominante sila sa women's nun eh. Pare, Aliana Lim. Baka tinuruan ka pa ni Aliana Lim ng mga post moves pa. Riza Palmera. Riza Palmera, kumakorenta yun sa women's nun. Ah, kanto. Kaya naman pala. Doon ka pala nagsimula. So, Palmera Lim pala ang nagtumulong sa'yo, hindi Romeo Garcia. Palmera Lim pala talaga sikreto. Diba? Yan yung mga maganda natin nalalaman. Diba? And from there, kita nyo mga kaibigan yung journey ni Mac Bello from naglaro lang sa Region 12, Cotabato, nakita yung siguro na starstruck pa kay Calvin Abueva nung nakita niya sa Ultra. Diba? Tapos unti-unti, hilaw, pero sipag, tapos diba? Sobrang gumanda yung skill set, yung athleticism naman talaga pang PBA, 'di ba? So gilas pa and everything. So ganda yung mga ganyang klaseng kwento, brother. Pero bigyan kita ng oras, bro, para magano ka. Kumusta yung mga fans mo sa FEU, pare? Mga nakasama mo, pasalawatan mo na lahat para umabot ka diyan sa point na 'yan. Una, thank you, bro, kasi sa opportunity. Tapos ma-share yung kwento ko. And of course, FEU, sa FEU community, sa mga boss namin, sila sa mga coaches, sila coach na, sobrang thank you kasi hindi ako makaabot sa ganito kung wala sa tulong nyo. Umpisa kina Coach Bert sa lahat. Also sa mga teammates ko sa FEU and sa naging teammates ko sa PBA, and I'm really excited sa bago kong team ngayon sa Meralco. And okay na lahat, and lagi lang tayo mag-ingat sa pandemic. Thank you, brother. Oo naman, brother. Salamat din sa oras mo, ah.
Tsaka good luck sa'yo. Hopefully, stay healthy ha. Stay healthy, Brad. Maganda nilalaro mo pag healthy ka eh. Yeah. Pero excited ako para sa'yo, bro. Lalo na ngayon yung Meralco talagang. May mga materialis ngayon yung Meralco. Excited ako para sa'yo. I'm sure masaya si ano Coach Norman na... Alam mo sino nalungkot? Si you know. Paul. Nalungkot si Paul nung na-trade ako. Oh, Brad, si bata ako pala. Ako, bata pala. Mo. Oh, yung bata ako pare. Sa kayo-kayo nga pala ang close dun, no? Oh, pare, yung bata ako. De, pero may ano ngayon yun? May inaasikaso ngayon yun eh. Oh, nag-aasikaso ngayon ng baby yun eh. Kaya, at makakausap ko si Paul bukas, brother. Ah, siya ba bukas? Oh, malalaman naman natin yung kwento ni Paul Desideri. Pakailaglag ka nun bukas, tatanong ko nga sa De, pero bro, sobrang salamat sa oras mo. I'm sure malami na to ang mga taga-FEU, yung mga talaga sinubaybayan ka, lalo na nung college. Ha? Ingat ka lagi, brother, ha? Thank you, bro. No problem. Oh, pare, ingat ka. Stay safe, stay healthy, bro. Oh, sige. Batiin ko lang yung, ano, yung mga kasamaan ko sa ano Pajak. Kasi nung nag-pandemic, puro biking lang cycling ginagawa ko. Sa lahat ng mga bodolize, binabati ko. Ano yun? Anong yan? Samahan? Samahan, grupo namin sa cyclist. Mga sino kayo? Nagbabike. Sino? So, yung mga kasama mo, mga cyclist talaga? Eh, di ba? Mga matagal na nagbabike. So, para ka palang si Pugoy na in love sa bike, Brad. Oo, kasi nung pandemic, di ba? Nung pinayagan yung bike. So, dun. Ano pinakamalayo mo? Marami na. Hindi nga, ano pinakamalayo, Brad? Well, 7 uphills sa Infanta. Ilang oras? Whole day. Seryoso, bro. Tagaytay. Whole day, Pajak? Yes, whole day. Addict may break addict na ba? May break. Oo, oh, pero naman. Still, bro, ilang kilometers yun? 100 plus something. 100. Puta na. Tibay mo, bro. Tibay mo, pare. Ngayon lang naman. Nabubudol lang din ako. Pero Brad, mag-ingat ka ha. Ingat ka lagi sa mga ride mo. Oh, binabati ni Mac Bello yung mga kasamahan niya sa ano Pajak, tama ba? Bodolize. Oh, Bodolize. Oh, mag-ingat kayo lahat ha. Mga cyclist, pare, ingat lagi ha. Tsaka, Mac, okay yan, pa-condition ka lang ha. Excited kami mapanood ka sa Meralco, brother. Thank you, brother. Thank you, brother. Ingat ka, bro ha. Ingat ka. Ingat din. Of course, one of his best games this season in a loss against this same FEU team. 25 points, Anthony Hargrove. Bello slices through the new Mac Spicy. And the reason why LaSalle has shot a high percentage in the... With 24 three-point shots made. The ball to LaSalle's guard. That's why Perkins had to pop out early. Let's check in with Nicole Yu. Again, this guy, he's got that versatility. Or take the outside shot. Yep, exactly. Bello pulls up. That's a great play by Bello. What a move! Wow. Confidence, especially when you believe that a young team like theirs would make it this far. And so because of this in the second quarter, in addition to missing their shots, they are making turnovers. And if they really... Back to Bello. Bello against Dakiwan. Bello will... Bello fires. Score. Bello attacks. Fires. Score. Nagmamadali na naman. Dipped into. Wala. Mac Bello with the rebound. Fade away on the base. And that... Coming off the bench against Black. Advantage. Bello. Bello drives and scores. Bello asking for it from the elbow. What a fake. Look out. Oh, look at that. Rizzo effect. Mac Bello out. Quick 4 points from Bello. Chance to make it 5. Mac Bello. Paolo.